Maayos ang buhay niya. May masaya siyang pamilya na mahal siya. Walang ibang hinangad si Annika, kundi makapagtapos ng pag-aaral at may ahon sa kahirapan ang pamilya niya. Niwala nga siyang panahon para pumapag-ibig. Sabi niya lagi sa sarili niya, dagdag problema lamang yon. Kaya naman habang nag-aaral siya, nagtatrabaho din siya sa isang sikat na hotel named Aqua Hotel bilang receptionist. That's where he met Alexander Marco, the owner of that hotel and resort. His amber eyes were the first thing that caught Annika's attention. Idagdag pa ang buhok nitong naka-taper haircut style, tapos palagi pang magulo na mapapatanong ka lagi, mahangin ba sa labas? Palagi ito nakasuit kapag pumapasok sa hotel na pag-aari nito, pero tinatanggal din naman kapag nasa loob ng opisina. Naka-jeans nilang to, tas naka-white shirt minsan. Hindi alam ni Annika kung pinapahirapan ba siya ni Calix o trip lang talaga siya nito. She caught Calix smirking when she entered his office kapag maglilinis na siya, kaya masasabi niya talagang pinagtitripan lamang siya nito. Wala rin naman siyang karapatan magreklamo dahil boss niya ito. That's her daily life. After ng klase, sa umaga, papasok na agad siya sa trabaho. Her boys is always requesting her to clean his office and she obliged. Pansin niya palagi na itong naglalagay doon na hindi naman ito ginagawa dati. At sa araw-araw na paglilinis niya sa office ito, naging magkaibigan sila ng boss niya until one day, Calix admitted to her that he loved her and if she's willing to be his girlfriend. Shock was an understatement to what she felt at the moment. Pero parang may mahikang taglay si Calix na naging dahilan na mapaibig din siya dito. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, palaging sweet sa kanya si Calix kahit nalihim lang kanilang relasyon. Ang sabi niya sa sarili, wala siyang panahon sa pag-ibig, ay nagbago. Calix always so patient to her. She thought that he is her forever because that's what Calix promised. Pero nagbago ang lahat sa isang iglap lang. She saw it with her own eyes and heard it with the two tears on how he announced it to everyone that he married that beautiful woman beside him. That beautiful woman is not her. So she left him with her broken heart and a baby inside her tummy. Then after how many years, their paths crossed again. Pinaglalaroan ulit sila ng tadhana. Ang dating pagmamahal na naramdaman niya, naglaho na. Galit nang bumalit. However, the brute have a guts to claim her again saying that she is rightfully his. Bago po tayo magpatuloy, pakilike ng ating video, pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para laging updated sa susunod pang upload. Nakasalubong pa ni Annika sa hallway si Edward nang papaalis na siya. Agad itong napansin ang mga luha sa kanyang mata. Annika, okay ka lang? Oo, okay na ako, Edward. Tumitig na ito sa mukha ko bago umiti. Umiyak ka, Annika. Siguro na-touch ka rin sa proposal ni Sir, no? Kailangan ko nang umuwi. Edward, may emergency kasi sa bahay eh. Pagkatapos, umiwas na siya at nagmamadaling kinuha niya ang mga gamit sa locker. She barely need to get out of this hotel. Nasasakal na siya sa sobrang sakit. Ayaw niyang makita pa siya na ibang kasamahan niyang umiiyak. Nang makalabas si Annika sa hotel, agad siyang pumaran ng taxi at nagpahatid sa bahay nila. Doon niya na ilalabas lahat ng sakit at luha niya. Hindi na rin siya umasang susundan siya ni Calix. Tonight, I am going to announce in front of you and the whole world that I'm going to marry the woman that I love, Amanda Gonzalez. Tonight, I'm going to announce in front of you and the whole world that I'm going to marry the woman I love. Tonight, I'm going to announce in front of you the whole world that I'm going to marry the woman I love, Amanda Gonzalez. Para yung sirang plakang nagpapaulit-ulit sa kanyang isip habang papauwi siya. At dahil doon kusang tumuno na naman ang kanyang luha na parang gripong hindi matigil. May kumawalang hikbi pa kaya napatingin sa kanya mula sa salamin ng driver ng kanyang taxi. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, manong. Naku, ganyan talagang pag-ibig. Kaakibat yan, sakit. Neng, hindi mo naman kasi alam kang magmahal ka nga ba kung hindi ka nasasaktan. Nanatili ang kanyang tingin sa labas ng bintana habang nakikinig sa mga sarasabi ng driver. May punto din naman kasi ito eh. Talagang minahal niya si Calix. Lahat binigay niya rito. Kaya nga siya nasaktan eh. Ngayon dahil sa sobrang pagmamahal niya sa isang Alexander. Nang makarating sa bahay nila, hindi siya pinagbayad ng driver. Pinilit niya ito pero sadyang ayaw talaga. Libre na lang daw dahil paparada na rin naman daw to. Nagpasalamat na lamang siya at pumasok na sa gate na gawa sa kahoy. Inayos niya pa muna ang kanyang sarili nang tumapat na siya sa pinto bago papasok. Pero hindi mahalata ng pamilya niya kung sakaling gising pa ang mga to. Nagaling lang siya sa iyak.
Nang makitang maayos ang itsura, pinita ang seradura bago siya pumasok. May spare key naman siyang dala para sa bahay nila dahil nga minsan, hating gabi na siya nakakauwi. Nadatnan niya ang mga magulang niya sa sala nila at mukhang iniintay talagang pagdating niya. Nagulat pa siya dahil ginising pa ng mga ito eh. Anong oras na? Ito yung unang nadatnan niya ang mga magulang na gising pa at hinihintay siya. Lumapit siya dito sa kanagmano. Bakit gising pa po kayo, Nay? Tay, anong oras na oh? Tanong niya sa dalawa, ngunit iba ang naging sagot nito at tiyak inaasahan yon. Anong ibig sabihin nito, Anika? Bakit may ginto ka? Sa'yo ba to, ha? Ang nanay niyang may hawak na pregnancy test na ginamit niya kanina, naiwan niya pa rito sa lamesa ng kwarto niya. Agad kinabahan siya dahil hindi niya pa nasasabi sa mga magulang na buntis siya. Nay, sa'yo ba to? Nakita to ng kapatid mo sa kwarto mo, Anika? Ulit pa ng nanay niyang nakatingin lang to sa kanya habang nasa tabi nito ang kanyang ama. Anika. Ulit pa ng nanay niya habang nasa tabi nito ang kanyang amang pinapakalmang ina niya. Kahit hindi ito nagsasalita, alam niyang galit din to sa kanya. Nay, tay, magpapaliwanag ho ako. Diyos ko, Mariosip, Anika, hindi ka pa nga nakapagtapos ng kolehiyo. Napayo ko siya dahil sa sobrang kahihiyang dulot niya. Paano niya sasabihin sa mga ito tungkol sa manang dinadala niya kung sakaling magtanong ang mga magulang niya? Hiyang-hiya siya dahil tamang nanay niya. Hindi pa siya nakapagtapos ng kolehiyo. Sinabi niya pa noon na mag-aaral muna siya tapos maghahanap ng trabaho bago siya magbo-boyfriend. Pero eto siya ngayon at nabuntisan pa. Nay, tay, opo, buntis po ako. Patawarin niyo po ako, nanay, tatay. Umiiyak niyang sabi habang nanatiling na kayo ko sa harap ng kanyang mga magulang. Sinong ama niyan? Iharap mo sa amin ang ama niyan bukas na bukas din. Sabi yon ng kanyang ama. Mas lalo siyang naiyak na lula siyang may haharap sa mga magulang niya. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Dismayado na nga ito dahil nabuntis siya. Papano na lang kapag nalaman nito na ikakasal na nakabuntis sa kanya? Wala po akong may haharap na ama nitong dinadala ko. Tay, anong ibig mong sabihin mong wala, Anika? Naramdaman niyang galit sa boses ng kanyang ama kahit di siya nakatingin dito. Ikakasal na po siya. Mahina lang pagkakasabi niya nun pero alam niya narinigan ng nanay at tatay niya. Saglit tong natahimik. Mas lalo pa siyang umiyak dahil sa sobrang sakit, kahihiyan at galit. Nagalo-halo ng lahat ng nararamdaman niya. Hindi ka namin pinalaki para magpabuntis. Sa lalaki ikakasal na, Anika. Diyos ko, Ben, ano nangyayari sa anak natin? Umiiyak na sabi ng kanyang nanay maya-maya. Mas lalo pang dumagdag ang sakit na nararamdaman niya. Ang mahinang pag-iyak ng kanyang ina. Nagangat sa lantayan sa mga tot, nakita niyang niyayakap ng kanyang ama ang ina niya. Nanay, patawarin niyo po ako ni tatay. Humakbang siya palapit sa mga to. Hinawakan niyang kamay nito. Ngulit agad yung winaksi ng kanyang ina. Kaya mas lalo siyang umiyak at napagulgul na. Sinabi mo sa amin ng tatay at kapatid mo na magtatapos ka muna ng pag-aaral. Pero ano nangyari, Anika? Sorry, Nay. Tay, kung alam ko lang po sana hindi yan na pala ako mahal, halos hindi yan na siya makahinga. Dahil sa sobrang sikip ng kanyang dibdib habang binibigkas sa mga salitang yon. Disenwebe ka pa lang, Anika. Diyos mio. Lumayos ka muna sa harapan ko. Ayoko makita ang pagmumukha mo dahil nasasaktan ako. Galit na sambit ng kanyang ina. Kahit siya galit na galit din sa sarili dahil napaloko siya. Ngayon, kinamumuhiya na siya ng kanyang sariling magulang. Sorry, Nay. Tay, nakayo kong saan niya bago siya umalis sa harapan ng mga to at tagtungo sa kwarto niya. Doon sa kwarto, binuhos niyang lahat ng luha niya. Ilang oras na nagdaan pero ganoon pa rin. Walang tigil ang pagtulog nito. Pati na ang sakit sa kanyang dibdib, hindi mo lang naibsan. Galit na galit sa kanyang nanay at tatay niya. Nahihiya din siya sa mga ito. Wala siya mukhang maihaharap sa mga magulang. Kaya nang dumako ang kanyang tingin sa aparador niya, agad niyang naisipin ang dapat gawin. Binuksan niya to pati ng bag na hindi rin kalakihan. Sakto lang para malagyan ng ilang damit. Nag-impake siya ng kanyang mga damit at aalis siya para makalimutan ang sakit na pinagdaraanan niya. Aalis siya dahil sa sobrang kahiyan at dahil na rin sa ayaw ng ina niya na makita ang pagmumukha niya. Alam niyang nasabi lang yun ng nanay niya dahil galit to, pero tanggap niya yon. Dahil kahit siya galit sa sarili, gusto niyang umalis at patunayan sa mga magulang niya na kaya niyang buhayin ng anak niya kahit wala itong ama. Gago kasi ang ama nito eh. At ang tanga-tanga niya dahil naniwala siya dito. Nang matapos siya mag-impake, walang ingay siyang namabas ng silid niya. Nagtungo siya sa kwarto ng kapatid niya para silipin to sa huling pagkakataon. Mahal na mahal ko ni ate. Babalik si ate kapag nalampasan niya na tong problema niya.
Mahinang usan niya habang hinaplos ang pisngi ng nakababatang kapatid ng babae. Nagpunas muna siya sa kanyang pisngi dahil sa naglandasang mga luha doon. Tsaka siya tumayo at tumabas ng kwarto nito para pumunta sa silid ng mga magulang. Patawarin niyo po ako, Nay. Tay, haharapin ko po mag-isa itong problema ko at papatunayan ko sa inyong kaya ko. Babalik din po ako kapag kaya ko na. Mahal na mahal ko po kayo. Nanatili siya nakatayo sa hamba ng pintuan ng kwarto nito at hindi na lumapit pa. Ang mga luha niya nagsalandasan habang nakatingin sa mga magulang niyang natutulog na. Alam niyang nasaktan at desmayado ito sa kanya. Pagkatapos ay magpaalam sa pamilya niya kahit tulog pa mga ito, kagad siyang umalis sa bahay nila. Hindi niya akalaing iiwan niya mga ito na dati ang saya-saya pa nila. Sa huling pagkakataon, sinilipan pa niya ulit ang kabuuan ng bahay nila at mapait ng umiti. Bago siya tuluyang tumalikod. Nanatili si Annika sa istasyon ng bus ng isang araw mula nang umalis siya sa bahay nila. Nang huling gabi nga niya doon, nakilala niya si Sarah. Nasa tingin niya, pareha sila ng pinagdaraanan sa buhay. Ang kaibahan lang kung sa itong umalis sa lugar na kinagisnan. Habang siya naman, pinalayas talaga sa kanila. Ngunit ang common denominator nila, pareha silang nasaktan dahil sa lalaki. Isang linggo na nakalipas simula nang umalis siya sa kanila. Napadpad siya sa Batanes pagkatapos nila mag-usap ni Sarah noong gabing yon. Umaasa na siya na makita ulit sila ni Sarah at sana rin sa pagkakataong yon maayos sa sila pareho. Hinaplos niya ang kanyang impis pang tiyan habang naglalakad siya pa uwi. Hapon at kailangan na niyang umuwi dahil magluluto pa siya ng kakainin niya, nila ng baby niya. Kasalukuyan siya nagtatrabaho bilang cashier sa isang coffee shop. Nang makarating kasi siya sa Batanes, agad na nangupahan siya sa itong boarding house. Kinabukasan na nag-ahanap agad siya ng trabaho. Mabuti nilang for hire ang coffee shop na yon. Kaya agad siyang natanggap dahil na rin sa educational background naman siya. Yun nga lang, di siya nakapagtapos. Sayang at magpa-fourth year na sana siya sa sunod na pasukan. Nang makauwi sa tinirahan niya, agad siya nagluto at kumain na para makapagpahinga siya ng maaga. Ayos ka lang mo dyan, baby? Mahinang kausap niya sa batang nasa sinapupunan pa niya. Kain natin tong dalawa ha, kapit ka lang kay mama. Tumikim pa siya dahil parang may bumara sa kanyang lalamunan nang maalala ang gabing yon kung saan pinagmukha siyang tanga ng lalaking minahal niya. Ang gabing tirakul siya ng kanyang mga magulang. Agad pinalis niya ang kanyang mga luha na hindi niya namalayan, tumutulo na pala. Isang linggo na nakakaralan at isang linggo na rin siyang gabi-gabing umiiyak. Pakiramdam niya hindi malang nabawasan ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Parang ang lahat ng yun nangyari lang kahapon. Akala ko mahal ako ng papa mo anak. Nagtiwala ako sa kanya. Pero bakit ganun? Pinagmukha niya lang pala akong tanga. Umiiyak niya sabi habang hinaplos ang kanyang tiyan. Halos putol-putol pa yun dahil sa mahikbing hindi niya mapigilan. Akala niya hahanapin siya ni Calix. Pero hindi yun nangyari. Dahil umabot na lang ng isang linggo. Ni Ani na nito hindi lumitaw. Umasa siya eh. Umasa siyang hahanapin siya nito at magpapaliwanag to. Pagkatapos babawin itong lahat ng sinabi nito ng gabing yun. Nanatili lamang siyang malakas para sa anak na nasa sinapupunan niya. Doon siya humuhugot ng lakas. Ito na lang ang meron siya ngayon. Nakatulugan na lamang niyang pag-iyak ng gabing yun, katulad ng mga nagdaang gabi. Kaya kinabukasan namamagang kanyang mata at nagduduwal pa siya. Hindi naman bago yun sa kanya kasi kahit pa hindi na siya nagpapacheck up sa ubigayni, alam niyang morning sickness yon sa kanya kasi buntis nga isang babae. Simula kasi nang malaman niyang buntis siya, hindi pa siya nakapagpacheck up. Gagawin niya na lang to sa sunod na araw. Kahit na masama ang pakiramdam, pinilit ni Anik ang magbihis at pumasok ng trabaho niya. Kailangan niya yun para may pera siya. Naduduwal at tahilo siyang pwesto sa upuang cashier nang makarating sa coffee shop na pinapasukan. Anika, ayos ka lang ba? Namumudla ka? Tanong ni Annette, isa sa mga waitress doon na naging kaibigan niya na rin. Napansin itong di talaga magandang pakiramdam niya. Ngumiti at tumango lang siya rito bilang sagot. Ayaw na niyang mag-alala pa ito sa kanya. Hindi rin kasi alam ng mga to na buntis siya eh. Hindi niya pa nasasabi. Ilang oras na at ganun pa rin ang kanyang nararamdaman. Mas lalo pa siyang nahihilot at duduwal dahil sa kanyang naaamoy. Halos bumaliktad na ang kanyang sikmura kaya naman dahan-dahan siyang tumayo para pumunta sa banyo. Sinabihan niya na lang muna si Annette na nagbabanyo lang siya. Pagpasok niya sa banyo, agad siyang sumuka sa sink doon at halos yakapin na niya ito. Nang pakiramdam niya, halos na ilabas na niyang lahat na nakain, nagmumug na siya at tagpunas ng bibig. Her head was spinning when she's already outside the comfort room. Pilit niya pa rin maglakad,
Kahit na dahan-dahan pero hindi niya talaga kaya. Halos nagdadalawa ng kanyang paningin. Before she could take, her steps before vision become dark. Inihanda niya pang sarili ko sakaling babagsak siya sa sahig, but before her body would meet floor, a set of strong arms held her, and the next thing she heard was the voice of a man cursing, "Shit!" Puting kisame ang sumalubong kay Annika nang magmunat ng kanyang mga mata. Kinabahan pa siya dahil akala niya binawian na siya ng buhay. Diyos ko! Ngunit nang maalala niyang nangyari bago siya nawala ng malay, agad niyang nilibot ang tingin at doon niya napagtanto, nasa ospital pala siya, hindi sa langit. Pero sino yung nagdala sa akin dito? Hindi naman pamilyar sa akin ang boses na yun. Ang lutong niyang magmura, ha? Ganoon naman magmura si Zach pero hindi sila magkaboses. Sabi niya sa kanyang isip. Agad din siyang napahawak sa kanyang tiyan at pinakiramdaman ng baby niya roon. Natakot siya na baka may nangyaring masama dito. After a minute or so, the door opened at nilawada ng lalaking hindi niya kilala. Kasama nitong sa tingin niya ay doktor na babae. May kaidaran na ito. "Oh, you're awake," sabi ng lalaki sa kanya at naglakad palapit sa kama. Hindi siya makapagsalita. Nanatili lamang siya nakatingin dito dahil hindi niya ito kilala. Muli, bumaling ang lalaki sa doktor na kasama nito at nagtanong, "How is she, doc?" "She's fine but you need to be extra careful. Normal lang sa buntis ang mahilot maduwal, lalo na kapag nasa first and second trimester. Iwas ka rin sa stress, misis. You need some rest. Malakas naman ang kapit ng baby ninyo." Mahabang paliwanag ng doktor sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag na malamang maayos ang lagay ng baby niya. Nagsalita siya at nagpasalamat sa doktor. "Salamat po, Dok. Tsaka hindi po kami mag-asawa." Pagtatama niya pa rito dahil alakala nito, mag-asawa sila ng lalaki. Sa tingin niya itong tumulong at nagdala sa kanya rito. Nang binalik niyang kanyang tingin dito, wala naman ito naging reaksyon sa sinabi ng doktor kanina. Siya ang nahihiya dahil hindi niya nga ito kilala. "Oh, sorry. I thought you're married." Natawa pa ng bahagya ang doktor. Pagkatapos siya nitong resitahin ng mga vitamins at nagbili ng dapat gawin, nag-excuse na ito kaya naman silang dalawa ng lalaking hindi niya kilala na iwan. Ilang minuto pa naging tahimik kaya siya nang unang bumasag ng katahimikang yon. "Sino ka? I mean, ikaw ba yung nagdala sa akin dito?" "Yeah, I saw you almost drop to the floor outside the coffee shop's comfort room," sagot ng lalaki sa kanya. Tumingin siya rito at ganoon din naman to. Doon niya lang napansin na may itsura din pala to at base sa pananamit, masasabi niyang mayaman ito. Sa tingin niya rin magkasing edad lang ito at si Calix. Gwapo ito sa kamatangkad at matipunong katawan, pero mas gwapo pa rin sa kanyang paningin si Calix. Mas matangkad din at mas matipunong katawan. Pinilig niya ang ulo na mapagtanto na iniambi niya na palang lalaking nasa harapan niya. Sa lalaking mahal niya, ngunit sinaktan lamang siya. "Done checking me?" Tanong ng lalaki sa kanya at nakita pa niyang pag-angat ng sulok ng labi nito. Kaya agad siyang umiwas ang tingin dito. "Sino ka ba?" Annika asked instead. "I am David Sandoval and you are?" "Annika. Annika Carla Montales." Nakita niyang tumungot at taglakad patungo sa sofa ng kwartong iyon at naupo. Sinundan niya ito ng tingin. After a long silence again, Annika cleared her throat. Kailangan magpasalamat siya sa lalaking to dahil sa pagtulong nito sa kanya. At kailangan na rin niyang lumabas sa ospital sapagkat wala siyang may babae kung magtatagal pa siya rito. Sir, thank you for helping me, for bringing me here. Kung wala ka kanina, baka ako na paano nakot ang baby ko. Lakas loob niya ang sabi dito. Nakita niyang nagdugtong ang mga kilay nito. Halatang naiinis. "I'm David, hindi sir ang pangalan ko." Hindi niya nalang pinansin pa ang sinabi nito. Sa halip nagsalita ulit siya. Habang dahan-dahan bumangon sa kinahigaan. "Kailangan ko nang umalis dito. Sa bahay nalang ako magpapahinga." Mas lalo itong inis dahil sa kanyang sinabi. Nagsalita ulit ito. "You can still stay for another night here." "Wala akong pambayad sir eh. Kailangan ko nang umuwi." Ani at bumaba na sa kama. Mula sa peripheral vision niya, nakita niya rin tumayo at lumapit sa kanya. "Let me drive you to your home then, and don't worry about the bills here, I already took care of it." Pagkasabi niya ng lalaki, una na itong lumabas. Naratili pang nakatingin si Annika sa pinto, kahit nakasarado na ito. Hindi niya alam kung bakit mabaitong si David sa kanya, kung ngayon lang sila nagkakilala. Naguguluhan man, nag-ayos na rin siya ng kanyang sarili. Pagkatapos, lumabas na rin siya at dumaan pa muna siya sa billing section at nagtanong kung nakabayad na ba siya at sinabi naman na nakatalagado na binayaran na raw na nagngangalang David ang bill niya. Walang nagawa si Annika kundi ang lumabas sa ospital. Naabuti ang naghihintay si David ng sasakyan itong nakaparada sa labas ng ospital. Lumapit siya rito para magpasalamat ulit. "Sir,
Maraming salamat talaga sa pagdadala sa akin dito ha. About po sana sa bill, gusto ko po sanang bayaran yon kahit hulug-hulugan ko na lang. What the hell? It's fine. You don't need to pay me. Come, I will drive you home to your house. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng sasakyan nito. Kumontra pa siya dahil sobrang na siyang nahihiya rito. Hindi pa nga sila masyado magkakilala tapos ang bait-bait ito sa kanya. Get in, Annika. I won't do anything bad. Iahatid lang kita para makales ka ng pamasahe. Wala na siyang magawa kundi ang sumakay ng kotse nito. Ayaw na rin mag-inarte pa dahil tama naman tong si David. Makakatibid pa siya ng pamasahe, dagdag pang bill na iyon ng vitamins niya. Wala silang imikang dalawa hanggang sa makarating sila sa dinidiran niyang boarding house. Itinuro niya dito kanina kung saan yun. Buka ba agad siya at bago pa siya pumasok sa bahay niya, nagpasalamat pa ulit siya dito. Thank you ulit sir ha. Babayaran ko kayo sa binayad niyo sa ospital. I told you I have a name at sabi ko na rin, hindi mo na kailangan bayaran yun. Just take care of yourself and your baby. Pero, see you when I see you, Annika. Hindi na siya nito pinatapos sa pagsalita. Sinarado na itong bintana ng sasakyan at nagpaharurot na itong umalis. Sinundan pa ni Annika ng tingin na sasakyan nito hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Bakit feeling ko? Kilala niya na ako bago pa ako makita sa labas ng banyo ng coffee shop. Mahinang kausap niya sa kanyang sarili habang papasok na sa loob ng bahay niya. Ang akala ni Annika hindi na ulit sila magkikita ni David, nagkamali siya. Dahil simula ng araw na hinatid siya nito sa boarding house niya, palagi na itong dumadalaw sa kanya. Ito nga ang kasama niya minsan kapag nagpapa-prenatal check-up siya. Minsan ito pang bumibili ng vitamins at mga groceries na kailangan niya. Nagtaka na talaga siya kung bakit gano'n ang inaakto nito, samantalang di pa siya nito lubos sa kilala. Hindi nga ba? Palagay niya kasi kilala siya ni David, kaya nito ginagawa mga ginagawa sa kanya. Hanggang isang araw hindi siya nakatiis. Tinanong niya si David kung sino ba talaga ito at kung kilala niya siya before that incident outside the coffee shop's comfort room. Bakit mo ba ito ginagawa, David? Sino ka ba talaga? You just came out of nowhere. Natigilan si David sa ginagawa nito nang tanongin niya tanong ganon. I know you, Annika. Bago ka pa napadpa dito sa Batanes, kilala ko rin kung sino ang man ang dinadala mo. After he said that, David leave her confused that night. Paano siya nito kilala kung noon pa man di niya ito nakikita? Hinayaan niya na lang si David sa ginagawa nito dahil malaking tulong din naman iyon sa kanya. Tsaka wala din naman tong ginawang masama. Minsan nagtataka pa siya kasi may mga ilang araw hindi makapunta sa David. Or sometimes he is acting strange. Kapag bumisita ito sa kanya, minsan may kausap ito sa cellphone. Narinig niya pang minsan ang usapan nito. Yeah, she's safe. What the hell? I did not touch nor flirt with her. You know, I already love someone else. Until one night when David visited her, naabutan siya nitong umiiyak na naman habang hinahaplos niya ang kanyang tiyan. Stop crying. He don't deserve your tears. He said firmly while watching at her. David standing few meters away from her. Hindi mo naman siya kilala. Tsaka paano man nasabi na taong iniiyakan ko? Dagpunas pa siya ng pisngi nang sumagot siya kay David. I told you I know you. That's why I knew it's he. And he is the father of your baby and the man who broke your heart. Mahabang katahimikan na naganap nang sabi niya ni David sa kanya. Tama ito kaya tuloy naniniwala na siyang kilala talaga siya nito noon pa man. Akala ni Annika hindi na ulit magsasalita si David. Ngunit pagkatapos na ilang minutong katahimikan, binasag ulit ito yon. Come with me, Annika. Aalis ako ng bansa the day after tomorrow. I cannot just leave you here. Matatagalan ako sa New York this time kaya gusto ko itong isama. Nabigla pa siya sa alok nito sa kanya. Tatanggihan niya na sana yon pero naunahan ulit siya ni David. I know you don't trust me yet. At alam ko aayaw ka sa alok ko. Pero sana pag-isipan mo ito hindi lang para sa'yo, kundi para sa magiging anak mo. You need to heal and be strong again, Annika. Pagkatapos yun sabi ni David ng gabing yon, naiwan na napaisip si Annika. David had a point. She need to heal and be strong. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa anak niya. Right at that night, she made her decision. It has been 5 months since she left Philippines. Sa loob ng 5 buwan na yon, maraming nangyari. Nang pumayag siya sa alok ni David at sa mama dito, agad inayos itong kanyang mga papeles. At nang makarating sila sa States, binigyan siya ng matitirhan ni David. Hindi sila magkasama sa isang bahay pero araw-araw itong bumibisita sa kanya to assist her. Hindi na siya nito pinagtrabaho and he even support her in her studies. Yes, she continued her studies again kahit tumalaki na ang tiyan niya.
As with her parents, na-contact niyang kapatid niya last month. Nagkamustahan sila. Nag-iyakan pa't sinabi niya sa mga tong wag na siyang anulahanin. Babalik din siya kapag maayos na siya. Na mga 3 months ang tiyan niya, sobrang laki na nito. At doon niya na nalaman that she is having a twins. Naiyak pa siya nung araw na yun. Yun ay yata ang pinakamasayang araw sa buhay niya. And now her tummy is already 7 months. Ang laki nito at sobrang bigat pa. Nahihirapan pa siya pero buti na lang nariyan si David to assist her in any way. Sanay na sanay pa ito sa mga gawaing bahay. Minsan alam pa nitong hindi dapat gawin at gawin ng isang buntis. Sanay na sanay ka sa mga ganito ha. Siguro may nabuntis kang babae. Parang naasar niya rito. I just know because I have a pregnant wife, Miss Annika. Tinawanan niya lang ang sagot nito. Part of her believing that he's telling the truth. Kasi palagi nitong bukang bibigyan na may asawa na nga ito at buntis din, katulad niya. Kamusta na kayang daddy niyo, babies? Siguro he already have a family too. Mahinang kinausap niyang babies while caressing her 7 months tummy. Naramdaman niya ang pagsipa ng kanyang babies sa loob ng medyo napahagikik siya. Lakas niyong sumipa mga anak ha. Dalawa kayo dyan sa loob, dahan-dahan lang. Hindi kayo ready, mama. Lolokohan niya lang sarili niya kung sasabihin niyang minsan, hindi sumagi sa isip niya si Calix. Dahil ang totoo halos araw-araw pa rin niya itong iniisip. Medyo nabawasan ang sakit pero hindi niya masasabing maayos na talaga siya. Ibang buwan pa lang din naman kaya hindi pa ito namawala sa kanyang sistema. Saan ba kasi siya nagkulang? Binigay niya naman lahat dito. Hinayaan niyang guluhin itong kanyang buhay. Kaya bakit siya nito niloko at pinaasa sa mga pangakong napakulang? Nakaraan ng panahon kung paano ko nakilalang isang Calixandre, Marco Montefalco. Double time guys! Ngayon ang araw darating si Mr. Montefalco. We need to look presentable. Anunsyo ng kanilang manager sa Aqua Hotel. Ngayon kasing araw nabibisita ang may-ari nitong hotel and resorts na pinagtrabahuhan niya. Kaya halos perfect dapat ang lahat. She is a working student, 19 years old, at nasa third year college na siya. Isang taon lang makakapagtapos siya ng kolehiyo. Kailangan niyang tumulong sa mga magulang niya dahil ayaw niyang iasa lahat dito ang mga bayarin niya sa paaralan. Hindi lang naman siyang nag-aaral. May mga kapatid pa siyang nasa elementarya. Sakto lang din na dito sa hotel na ito siya nagtatrabaho para na rin kapag nakagraduate siya sa napiling kurso, hindi na siya mahirapan pang maghanap ulit ng trabaho. Lahat ginawa niya para lang makatulong sa pamilya niya. Kaya wala na siyang oras pa para sa mga ibang alalahanin pa, katulad na lamang ng pagnanobyo. Hindi naman sa nagmamayabang siya pero marami namang sumubok na ligawan siya pero habang maaga pa, inaayawan niya na to. Kaya tuloy inaasara siya ni Annette na hindi na siya makakapag-asawa pa kapag patuloy pa niya iyong ginagawa. Who cares? Bata pa naman siya at ayon dagdagan pang problema niya. Nakita niya mga kasamahan niyang halos ingod-ngod ng labi sa lipstick na dala. Nagmumukha na rin tong white lady sa sobrang pulbos sa mukha. Balita ko ang pogi daw ni Sir. Diyos ko ba dapat mapansin niya ako ha? Anong ako? Ikaw lang. Dapat pati ako mapapansin ng gwapo talaga ni Sir. Kagawi pa lang, sinerge ko na sa Facebook. Ang daming poser account. Pero mga sisi, pogi lahat ng mga pics. Dinig niyang sabi ni Marie, Judy at Sona habang nag-aayos sa mga ito. Itong Tres Marias na ito hindi na nahiya. Kung ano nung pinagsasabi sabi ni Annette sa kanya na makalapit na sa pwesto niya. Hayaan mo na nga lang sila. Baka isa ka rin sa nagpapantasya kay Sir ha? Biro niya sa kaibigan. Inirapan lang siya nito sabay-sabing, of course yes. Kaya mas lalo pa siyang natawa. Papahuli ba naman tong kaibigan niya? O mag-retouch ka na? Ay, hindi mo na pala kailangan mag-retouches kasi haggard ka, ang ganda mo pa rin eh. Maya-maya sabi ni Annette sa kanya. Siya naman ngayon ang paikot sa kanya mga mata dahil sa sinabi nito. Lahat naman maganda, walang pangit. You're beautiful in your own way. Ilang oras pa nakalipas na nag-anunsyo rin ang manager na dumating ng boss nila kaya isa-isa nila itong pinalabas para salubungin si Sir. Lahat sila nakahilera sa entrance ng hotel nito, waiting for their boss. When the front door opened, halos dumawa mga mata ng kasamahan niya na makitang pumasok doon. It is their boss, Calixandre Marco Montefalco, sporting in a black suit without necktie and the 2 buttons were already open. Ang buhok na medyo magulo. Gusto niya tuloy itanong dito kung mahangin ba sa labas o di kaya nagmotor ba ito papunta sa hotel? But nonetheless, hindi naman niya nakabawas sa kagupuhan ng boss nila. In fact, mas lalo itong gumapo. Wait, what? Did I just say that he's handsome? Annika, pinagalitan niyang sarili dahil sa kung ano-ano na lamang naiisip niya. Good evening, sir. Sabay-sabay nilang bati agad dito nang makapasok na ito. Bahagya pa silang yumuko to show some respect to their boss. Good eve.
Sagot nito sa malamig at mababang boses. Pati boses, napakagwapo. Halos hindi na makapag-react si Marie, Judy at Sona nang marinig ng mga ito ang bati ng boss nila. Nakanganga lang ang mga ito at nakatingin lang sa boss nila. Nang ibalik niya naman ang tingin niya sa boss nila, nahuli niyang nakatingin na rin pala ito sa kanya. He is staring at her intently using his amber eyes. At that moment, hindi alam ni Annika kung bakit lumakas ang tibok ng kanyang puso. Naisip niyang siguro sa kabalang yon dahil nagka-eye-to-eye contact sila nito at napakaganda ng mga mata nito that caught her attention.